noches or good evening, señoritos y señoritas. Mukhang may follow the leader system dyan sa Department of Education. At mukhang may failure of leadership dyan or failure of management under Education Secretary Sara Duterte. Sayang. DepEd pa naman ang isa sa pinaka-importanteng ahensya ng gobyerno because kahit anong bansa ka sa mundo, lalo na yung mga first world countries, they put big premium in education. Kaya very progressive ang Japan. Diyan, nagsuicide talaga yung mga estudyante pag hindi nakakapasok sa mga entrance exams sa mga schools. And that's why they are progressive dahil highly educated, highly professional, and highly intelligent yung mga graduates dyan. Pero dito sa atin, mukhang the opposite is happening. Left and right ang nakikitang katiwalian dyan sa DepEd. Diba? We just recently reported yung mga secret bank accounts na worth more than 300 million na nakitaan ng Commission on Audit since sa start ng term ni Sara Duterte as Education Secretary. At pinakamalaking budget pa naman yan, 700 million. In fact, 700 billion, almost 1 trillion. In fact, humihingi pa nga si Vice President Sara na itaas yan to 900 billion. Pero how can we give in to her request kung hindi niya na ma-manage yung mga pondo dyan at mukhang everybody happy na rin ang attitude ng mga opisyalis dyan. Parang ginagaya na rin nila si Sara na ginagasta na rin nila yung pera ng DepEd na parang ginagawa nilang confidential at intelligence funds na unliquidated. In fact, they don't feel responsible to you know, kung meron silang perang gagastusin sa ibang bagay, lalo na yung mga cash advances, hindi nila binabayaran ang DepEd sa mga or binabalik yung pera o nire-reimburse yung pera sa DepEd. That's why again, sinita na naman ang DepEd ng Commission on Audit na nakita nila meron accumulated cash advances yung central office. And yung syempre, central office, that means the office of the secretary and yung mga USEC and ASEC dyan. And other regional offices na meron silang 10 billion 183 million unliquidated cash advances or unremitted. So ano mangyayari nito? Mawawala na lang ba ito parang bula na ginasta nila pagkatapos hindi nila babayaran? Ang taong bayan ang magbabayad na naman yan. Inuulit na rin ba yung ginagawa nung time ni President Duterte na hindi minanage yung pera hanggang one day nagising na lang tayo during the Marcos administration na meron na pala tayo 13 trillion na utang na iniwan sa atin ng tatay ni former President Rodrigo Roa Duterte at tayong lahat ang magbabayad niyan? Hindi naman dahil umalis si Duterte sasabihin niya ako magbabayad niyan. Hindi, tayo nagbabayad niyan. And ngayon, yung anak naman, 1 year in office pa lang, nagka-accumulate na ng 10.1 billion in unliquidated expenses. At sabi ng COA dito, the existence of substantial accumulated unliquidated cash advances is attributable to lapses in the controls placed by the management in the granting, liquidating, and monitoring of cash advances in disregard of existing rules and regulations
pertinent DepEd guidelines relative thereto, sabi ng COA. So, ang sabi nila, napakataas talaga ito, 10.1 billion unliquidated. Kumbaga, ito yung mga cash advances binigay sa mga USEC, ASEC, para gastusin nila sa mga bagay-bagay dyan sa DepEd, sa mga programa, sa mga trips nila, sa mga projects nila. Pero dapat i-liquidate nila ito. Kung ginamit nila ng personal, dapat i-reimburse nila. At kung ginamit nila, let's say, gumasta sila, sabi nila, meron kami nagkaroon ng, nag-hold kami ng seminar dito sa Westin Philip or Sofitel Hotel, ganon. Gumasta kami ng 2 million, pati yung accommodation ng mga teachers, stay dyan. Or sabihin natin, 10 million. So dapat meron sila, ibalik nila yung mga papeles na resibo na sinabi, oh, gumasta ka nila sa pagkain, sa accommodation, at saka sa hall. Hindi. So kung wala silang liquidation dito, pwede ibig sabihin na parang kwan ito, parang confidential and intelligence funds. Sila nang bahala. Bahala na si Batman mag-liquidate. Basta kami, kumuha kami ng pera, bahala na kayo. Taong bayan magbayad itong 10.1 billion. Ang laki nito. Ang laki nito. Ngayon lang sa na marami mga observers dyan sa DepEd sinasabi na ngayon lang tumaas nito ng ganitong kalaki. Pagkatapos, may lapses of controls by the management. Eh, sino ba ang nag-head ng management? Eh, di si DepEd Secretary Sara Duterte. So, nagkulang ang management under Sara Duterte in granting sa pagbibigay. Kasi pagbibigay pa lang, tanongin mo na, saan nyo gagamitin ito? Pag ginamit nyo, bigyan nyo kami ng resibo. Or kung gumasta kayo ng na ginawa nyong personal use ito, bayaran nyo ang gobyerno. So, nag-fail sila doon. Nag-fail rin sila to ask the concerned DepEd officials to liquidate and to monitor the cash advances. So, kawawa. And to think, ha, gusto maging presidente si Sara Duterte. Eh kung 10.1 billion lang nga, hindi niya ma-safeguard kung kanino pina-inapprove na bigyan ng cash advances. Hindi niya pinilit na i-liquidate ito, bigyan ng resibo kung saan ginasta ito, at hindi minomonitor yung cash advances. What more, as president, siguro kung naging president siya, by that time, kung ngayon 5.7 billion ang trillion ang yearly budget natin, baka sa time niya mga 6 to 7 trillion na. Eh ganun rin ba mangyayari? Puro unliquidated cash advances mangyayari doon. So very dangerous talaga ito. So sinabi naman ng COA na meron din yung mga regional directors na marami rin din nag-liquidate yung funds nila. Ang breakdown sa 10.1 billion ay 4.74 billion of unliquidated cash advances involves yung payroll. So yung parang binigyan sila ng kwan, bayad sa payroll, pero hindi na justify kung kanino napunta, kung sinong teachers tumanggap, sinong supervisor tumanggap ng sweldo, sinong USEC or ASEC tumanggap, hindi alam. Basta na naglabas na ng 4.74 billion. And then 2.84 billion or 84,000 operating expenses. O ito yung operating expenses sa mga opisina, sa mga kwan. So, may madali naman ito i-resibuhan kung bumili ka ng mga desk, bumili ka ng computer. May mga resibo naman yan. Bakit walang resibo? Sa bulsa na punta ng mga USEC, ASEC, and other officials, regional officials. Sa office kaya ni Secretary? Nagtatanong naman tayo. Basta operating expenses, lahat sila. So 1.1 billion
yung disbursement for various purposes, and 100, ito rin din natin alam kung anong mga purposes ito, 166.1 million for officers and employees for various purposes na naman, and 2.5 billion, yun, ito masakit. 2.5 billion napunta sa advances without a specific, itong quote ng COA, without a specific accounts details. Kumbaga, humingi na lang pera, hindi sinabi kung saan ilalagay yung 2 billion. Aba, swerte naman. Swerte naman kayo dyan sa, happy kayo dyan. So, hindi lang pala 150 billion, ginagaya nyo yung secretary nyo dyan na may 150 million na confidential funds sa DepEd at 500 million sa Office of the Vice President. Ngayon, meron pa 10.1 billion. Hindi man ito lahat sa office ni Vice President or ni DepEd Secretary, pero meron rin sa mga regional offices. Pero ang sa akin lang, it is still the responsibility, kumbaga the ultimate, the buck stops with Sara. Siya talaga ang answerable directly sa atin kasi siya ang Secretary of Education. So, alam nyo kasi, yung graft and corruption, hindi naman ibig sabihin nagnakaw ka ng pera. Ibig sabihin rin ng graft and corruption, yung hindi mo na-preserve yung pera ng taong bayan. Hinayaan mo gastusin, hindi bayaran, hindi i-liquidate ang taxpayers money. So that still constitute failure. Sabi nga nila, 'di ba, misfeasance and malfeasance, yung nagnakaw ka at hindi ka man kumita pero hindi mo rin nagawa yung trabaho mo in safeguarding the people's money. Ang hirap-hirap po yung ng buhay ngayon. Ang hirap-hirap magbayad ng taxes pagkatapos ginaganito nyo lang yung pera namin. So, this is again another sad footnote sa gobyerno natin. Ang daming nawawalang pera. 10.1 billion is no joke. Ilan? Di ba sabi natin meron 159,000 na classroom shortage sa buong education sector, public education sector from elementary to high school. Sana doon na napunta yan. Shortage ng mga computers, ng mga tablets, at saka pasweldo sa mga teachers. Sana binigyan na lang ito interest sa mga teachers. Pero napupunta sa top officials. Office of the Secretary, Undersecretary, Assistant Secretary, Regional Director, Supervisor. Kawawa yung mga ordinaryong teachers. So, kung mga teachers man kayo at parati kayo nagre-reklamo, please share this vlog para alam na ng taong bayan kung saan napupunta ang pera natin. Also, please share this vlog and tell people sa mga caption nyo, tell people na to remember this COA report when they go out to vote in 2025 and the 2028 elections. So, tell them also to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel dahil dito, babantayan natin yung mga pera ng bayan. So, thank you very much for watching and see you in my next vlog.